Kasih.
matamu. Tayo ngayon sa ating pong programang Empowering Christian Under Quarantine. At ngayon po ay meron po tayong mga nauna rito na pumasok. So ating pong binabati si Maylene Dantayan. Ganon din sila Nika Romano Dorogues. Thank you, Nika. Si Kimberly Pastora ng ating pong simbahan Christian sa Osorio. Si Rosie Wynn, okay? Good evening, Bishop. Salamat, andiyan ka lagi. Si Mitchell Mira, okay? Holy Spirit Christian Tanawan po ito. Si MG Lasaga Castillo is watching also. Welcome. Si Ika. Si Ika, Miss Crayola, anak ko po ito. Siyempre, si Caro Jer, isa sa mga 144 ng ating simbahan. Si Minette Jordan Mota, ang aking pong, I think, pamangking ko na po to. Risty Tolentino, ang ating pong pastor ng Abu Dhabi po ito. Si Charmaine is watching with you. Thank you, Charmaine. Judy Ann Olet Beltrano. Thank you, Judy Ann. And si Josephine Hermanson is watching also. Ever faithful. Nasa Amerika po ito at kung di ako nagkakamali, ako pa ho nagkasal ito. Okay? And si Edsia at si Rosalyn Bitcher, Annalyn Dampugrujas is watching also, and si Maritis Castillo, lagi po itong sumusubaybay sa atin from Tanawan. Ganon din po si Jana Paustino, si Ate Gloria Conanan Pilaes, andyan po kayo.
si Patricia Manlangit Go, and narito po si Pastora P. Duran. Okay, Bulaklak, welcome po, Pastora P. Ano. And sila Ann Lily Makiling Paustino, thank you sa inyo pong pagsuporta. Si MJ Lai Gonzaga, welcome MJ. And si Del Rodila, welcome po. Efrael Adan Guevara, welcome po sa inyo. Selar Clarence Co is watching also, welcome po Ralph. Si Edith Almendra, welcome Edith. At si Annalyn Dampog, welcome po from Osorio. Sin Olibido, welcome po. Si Angelica Makirang Kumayas, welcome. Nelly Garcia from Tarlac, welcome. Serena Magtibay and Louis Erwin Pardo Ramos, welcome po sa inyo. And si Emily Rabon Abelio Oy is watching, welcome po. Of course, Joel Tangob, ito po ay from Abu Dhabi, welcome Joel. Si Richard Navarro, welcome po. Si Antonio Dalapo is watching, welcome po sa inyo. Si Maria Lorena Garcia Bagsik, welcome po Maria. And George Tabladillo, welcome po sa inyo po. Ano? And tuloy po tayo, medyo yan, Juanita again, si Pastor Albert, I welcome po, ano? And sa lahat-lahat po na mga dito po yung aking may bahay, si Pastora Roda, welcome Irene Grimio, welcome Jubin Gotang, welcome po si Rigi, Rich, welcome sa iyo, si Nanay Milba Chavez, welcome Dinkara, welcome si Linard Lopez, welcome. Of course, si Pastor Bear, andito po siya ngayon. Welcome, Pastor Bear. And si Kay Oy Alvarez. Kay, ha? Salamat, anak. Nandyan ka. Sila Oliva Moran. Okay, welcome. Margo Nati Naraga Castillo Cantalijo. Welcome, Nat. Si Rere, welcome. Aldrin Valdez, welcome. Risty Tolentino, ating pong pastor sa Abu Dhabi, welcome po sa inyo. Si Jam Oy, pastora po namin ng Abu Dhabi, welcome din po. Si Nova Bismanos, welcome po. Kins Papa, welcome. Si Joseph Magno, welcome. Okay? So, sa inyo po na mga naririto na nakikiisa sa programang ito, ngayong pong gabi ay meron po tayong medyo special na pag-uusapan tungkol po sa sikreto ng buhay, ano? Sikreto po ng buhay. At naniniwala ako na dapat ang bawat isa sa atin ay maging original. Okay? Dahil tayo po ay sadyang nilikha ng Diyos na mayroon po talagang nilagay, naka-built-in na galing sa loob natin. Kailangan po yan ay ma-develop sa ating buhay. At sa pag-develop niyan, hindi po kakayanin na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ng mga kapartner sa buhay. Lalo na kung may kinalaman ang pag-develop niyan sa spiritual na bagay, kailangan mo talaga ang tulong ng mga manggagawa ng Diyos, ng mga pastor. Dapat po nagpapa-cancel tayo kasi sila po ang mayroon tanging kakayanan para palabasin yung mga tinatawag na God-given gift. Okay? Ang mahirap po sa tao, yung pong ang galing-galing mo pero ikaw lang mag-isa. Okay? At minsan, ikaw lang din ang makakaalam na magaling ka. At minsan, yung galing mo, ginagamit mo para lang sa sarili mo. Kalabas-labasan po yung galing na yun, biglang nawawala po pagka hindi natin ginamit ng tama. Ngayon, isa pa po sa mga problema madalas, kaya po tayo nagkakaroon ng parang self-pity, na ihahambing natin ang ating sarili sa iba. Kasi po,
ang nakikita natin, yung galing ng iba. Yung mayroon sila. To the extent na hindi na natin nakikita kung ano ang mayroon sa atin. Okay ha? Pag-isipan niyo po yun, eh, mayroon ka rin eh. Kaya lang, pagka lagi ka nang nanonood sa iba at doon ka laging nakapokus sa iba, nagkakaroon ka ng desire na sana maging katulad ka nila. Pero ang hindi mo alam, meron ka rin. Meron ka. Ako'y naniniwala na ang pag-unlad ng tao, ang puhunan, nagmumula sa iyo. Nagmumula sa iyo. At yung mga bagay na nagmumula sa iyo, na ikaw mismo ang pinanggalingan, anointed ka dyan. Pag sinabing anointed, ibang dating mo. Okay? Maraming mga mangangaral, iba't ibang style ng mga ngaral, ganyan no. Pero may kanya-kanya pong anointing. Di ko po sinasabi na lahat ng mga ngaral perfect po yan. Tao din po yan eh. Minsan, nagkakamali yan. Okay? Kaya dapat mahabang ating pasensya. Pero ang mahalaga po ay ito. Okay? Bagamat sila ay nagkakamali, sila ay mga tinawag ng Diyos, kaya makikita natin kapupulutan natin ng mga magagandang aral. Okay? At ngayong gabi, gusto ko pong basahin natin to, no, sabayan niyo po ako, tungkol sa isang babae na ang kanyang asawa lingkod ng Diyos, kaya lang nung mamatay, eh di niya alam, marami pala silang utang. At ang nangyari, nung dumating yung pinagkakautangan nila, sinisingil na siya ngayon ng kanyang mga pagkakautang, eh wala siyang maibayad. Okay? Kaya naisip niya, iaisip nung nagkautang sa kanya, pinagkautangan niya, yung anak niyang kunin. Okay? Siyempre, pagka ikaw po nanay, ano, kukunin ang anak mo, abay, hindi ka papayag. Tapos dito po papasok yung lingkod ng Diyos, paano natulungan ang isang babae na sa tingin niya, wala na talaga siyang pag-asa, pero paano siya natulungan? Ito po yung makikita sa 2 Kings 4. 2 Kings 4, Tagalog Bible ang aking babasahin para medyo po malinaw, okay? Ikalawang hari, 4, kung kakayanin natin hanggang 7, basahin na lang natin diretso, no? Pakinggan nyo lamang po at sana huwag po kayong aalis, okay? Huwag po kayong maiinip kasi maganda po ito, okay? Gusto ko po sabihin sa inyo na bawat isa sa atin may kanya-kanyang anointing. Dapat lamang malaman mo kung saan ka anointed, okay? Minsan, ang asawa ng isa sa mga propita ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namumuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Eh po, may utang ano? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ng ni Eliseo, isa pong propita ng Panginoon. Ano ba ang natitira mong pag-aari o ari-arian? Wala po maliban sa isang buting langis, sagot niya. Maliban sa isang buting langis, sagot niya. Okay? So, sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay. Manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiraman. So, ibig sabihin, humiram ka ng humiram. Okay? Damihan mo kung kakayanin mo hanggat may mahiram ka. Pagkatapos magkulong ka, kayong mag-ina sa inyong bahay at lahat ng sisidlan na hiram mo, punuin mo ng langis mula sa isang bote. Okay? Mula sa isang bote, punuin mo ang yung nahiram mo ng langis. Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong siya, silang mag-iina sa isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlan, iniaabot ng sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno na ang lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak.
At tumigil na ang tulo ng langis, pumunta siya kay Eliseo at isinaysay ang nangyari. Sinabi niya sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang inyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-ina. Okay, so malinaw po doon sa nakasunod sa akin, nakasubaybay, at saka sa mga nag-take note, alam ninyo na po ang istorya na itong babaeng ito ay mayroong asawa na naglilingkod sa Panginoon. Nung mamatay, marami pala silang utang. At nung maningil na, eh syempre wala naman hanap buhay itong pong babae. Ang kanya pong, ang gusto po nung pinagkakautangan nila, kunin ang dalawang anak para gawing alipin. Ngayon, syempre, eh hindi papayag yung babae. So ang ginawa ng babae, sumangguni siya sa lingkod ng Diyos. Good decision, okay? Yan po yung ano, kasi minsan tayo, di ba? Pag may problema tayo, doon tayo pupunta kay Madam Auring, doon tayo pupunta sa mga nagbabasa ng guhit ng kapalaran, or taros, doon tayo. At minsan doon tayo pumupunta sa mga kabarkada rin natin na ang buhay din ay walang direksyon, doon tayo humihingi ng payo. Bakit nga ba ano? Bakit nga ba? Nahihiya ba tayo? O basta gusto lang natin ibukas yung kalagayan tayo sa buhay? Kahit na hindi natin tinitingnan yung qualification ano ng na magpapayo sa atin. Alam niyo po, maaaring iniisip niyo, di ako makakalapit sa abogado kasi wala naman akong pambayad sa abogado. Pero pagdating sa pastor, eh hindi naman po naniningil yung mga pastor or doon sa mga lingkod ng Diyos, eh hindi naman po yan naniningil. Bahala na po kayo, magbigay kayo ng love gift. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na may credibility din po ang mga lingkod ng Diyos dahil una, ang buhay mismo nila ay talagang ginamit nila sa pag-alay sa Panginoon. At ang totoo po, mga dinadaluyan sila ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Okay? Marami po mga tao na hirap na hirap sa buhay, nakwento ko nga kanina sa aking asawa na minsan man namalingki ako, mayroon ako nakitang mag-asawa na doon sila pumupunta sa mga isda na parang pabulok na, tapos tinitingnan nila doon sa mga sariwa, sabi niya, ay mahal na rin ko, ay mahal. Pagdating sa karne, doon sila sa mga buto-buto lang, awang-awa ako, no? Awang-awa ako at kailangan ko silang tulungan. Pero sabi nga ng asawa ko, kasi maraming mga tao na parehas lang tayo binigyan ng Diyos ng laban. Ipinanganak sa mundong ito na may dalawang paa, may dalawang kamay, kumpleto sa buhay. Kaya lang ang pagkakamali lang pagdating na sa mga mentor. Okay? Hindi sila nabigyan ng balansing pangangaral, mga katuruan, kahit nga ba hindi sila nakaabot sa mataas na antas ng pag-aaral, kung nakinig sila sa mga payo habang bata pa sila, sa palagay ko'y gagawa sila ng magandang paraan. Okay? Now, noong pong itong mama, itong aling ito, kumonsulta sa lingkod ng Diyos, at siya po ay talagang frustrated, desperate na sa buhay, di niya alam kung ano ang gagawin niya, kasi ang kanyang pag-asa ay nakatuon lamang doon sa kanyang asawa. Eh wala na yung kanyang asawa. Okay, ano na ngayon ang kanyang gagawin? Eh wala na yung kanyang asawa. Alam niyo po ang maganda, nung lumapit po ang man of God, ang tanong kaagad ni Elijah, ano ba ang mayroon ka? Okay? Ang una niya sagot, wala po, maliban sa isang bote ng langis. Okay? Ngayon ito po yun. Madalas, minamaliit natin kung ano ang mayroon tayo. Kasi nga, nakita natin mahirap tayo. Akala natin yung maliit nating kakayanan ay hindi ito makakatulong sa atin. The way I look at it, ang ginamit po ditong paliwanag ay bote ng langis. Okay? Na noong kapanahunan, napakahalaga po ng bote ng langis. Napakahalaga po ng langis. Halos lahat ay ginagamit ang langis. Sa pagluluto, kailangan ng langis.
Sa ilaw sa gabi, kailangan ng langis. Kung meron mga sakit-sakit, ay kanila po yung nilalagay sa kanilang mga katawan at nakakagaling din po ang langis. Kung sila po ay meron nais na prituhin, lutuin, pagluto ng tinapay, arena, lagi pong kapartner ang langis. At sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ang langis, it represents anointing. Okay? Ginagamit po yan kapag ikaw ay i-anoint, ipag-pipre, binubuhusan po ng langis ang tao na kailangan ipag-pray para mahanda sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. At mayroon pa isang translation sa Bagong Tipan na nagsasabi na ang langis ay anointing ng Holy Spirit. So, ang gusto ko lamang pong iabot sa mensaheng ito, sa gabing ito, ay kung ano ang mayroon ka, doon ka anointed. Huwag mo nang gamitin pa, or huwag ka nang kailangan manghiram pa, o huwag ka nang mainggit sa iba na wala ka naman talaga. Okay? Kung anong mayroon ka. Halimbawa po, ako po ay, kung meron man po ako, puso lang. Yun lang po, meron ako, no? At na-bless nga po ako kanina na papakinggan ko yung broadcast po ni Pastor Geraldine na lahat daw ng bagay mawawala eh. Mawawala eh. Hindi daw talaga lasting eh. Kung meron man daw matitira, ay yung puso lang yung pag-ibig. Nakagabi, binigyan ko ng diin yon na kaya kami nahal ng Diyos, kaya ka iniligtas ng Diyos, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa mayaman ka, hindi dahil sa mabait ka eh. Ang reason talaga kung bakit ka iniligtas ng Diyos, dahil mahal ka ng Panginoon. Yun po yun eh. Mahal ako ng Panginoon, kaya ako niligtas. Ngayon, ito po yun ano. Yung natitira sa iyo, that oil, it symbolize, the pot of oil, it symbolize anointing. Ang sabi ng Panginoon, yung, ang gawin mo, sabi niya sa prophet, okay, ang gawin mo, manghiram ka ng lalagyan. Okay? Maghiram ka ng lalagyan. Damihan mo hanggat mahihiram po. Damihan mo. Okay? Damihan mo. At magkulong ka at isalin mo sa lalagyan na walang laman ang meron kang kaunti. Okay? Ang meron kang kaunti. So, ito po'y para sa akin, ito po yun. Gaano mang kakaunti ang iyong abilidad. Ha? Gaano mang kakaunti ang inyong abilidad. Huwag mong ipagkait, ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Okay? And kung papahintulutan niyo po ako magkwento, ano, madalas ko ito nakikwento, pero dito mukhang di ko pa nakwento ito. Noong maliliit pa kami, lagi po akong pumupunta sa isang matanda para makinig ng kwento. Mga kwentong mga Prinsipe Abante, Ibong Adarna, nakikinig po ako doon. Kwento ng mga sugarol na nakapunta sa langit dahil sa kanyang pagsusugal. Mga ganun-ganun. Eh ito pong matandang ito, hindi naman pong tumatanggap ng pera. Ang gusto po niya ay bigyan siya ng isda, alimango. So bago po ako pumunta roon sa kanya, eh, nahuhuli muna kami ng isda o alimango. Yun ang pinakabayad namin. Tapos, kikwentuhan na po kami niya. Naging nawili po ako makinig ng mga kwento. Tapos, dumating sa punto na sabi ng kapatid ko, andito na makikinig si Bear, kuya, manood tayo ng sine. O sige, manood tayo ng sine. Eh, dahil sa naging addict na parang nahilig kami sa panonood ng sine, ang ginagawa po namin, pag may piso kami noong araw, nakakapanood na kami ng sine kasi ang bayad namin sa jeep, G's lang po eh. Tapos ang bayad sa sine yan, 50 lang. Kaya kung balikan, may 20 kami, may natitira pa akong 30, nakakapag-merienda pa kami. Ngayon, eto po ang ginagawa namin. Ano? Pag nanonood kami ng sine, yung aming napanood na sine sa aming, dadalhin ko sa aming baryo, gigagather ko po yung mga bata. Gigagather ko yung mga bata. Tapos pababayaran ko ng 5 lang bawat isa. Siguro dami, mga 30, gano'n. Nakikinig sila, okay? Nakikinig po sila, misro bawat na 50. Kinikwito ako po mula sa umpisa hanggang sa matapos, okay? Matapos. At willing-willing po sila, tuwan-tuwa po sila. And in my life, no, parang habang ako ito matagal, naisip ko na there's something sa life ko na pag ako'y nagkikwento,
Maraming mga taong natutuwa. Nagpapatutuo, natutuwa sila sa akin. Hanggat sa dumating yung panahon na nakilala ko ang Panginoon. Na makilala ko ang Panginoon, madalas kung sino-sino ang kumukuha sa akin para kumanta at magpatutuo sa iba. Eh nakikita ko po na talagang yun naman mga blessing ng Panginoon na aking natatanggap, eh di ko po nakakalimutan. And until finally I realized na kailangan na ako pumili kung ano ang pipiliin ko. Gagamitin ko yung kurso ko or ako ay susunod sa Panginoon. But God clearly told me na kailangan ako magpagamit, maging pastor. Di ko pa nakikita picture na ang pastor pala walang ginawa kundi magkwento, magturo. Ang tatay galit na galit dahil dapat daw kapitan ako ng barko, nakatapos naman ako sa pag-aaral, bakit daw pinagpalit ko pa sa pagpapastor na sa pagpapastor, gutom ang pagpapastor. Noong araw walang pastor na mataba eh, lahat ng pastor payat. Kasi puro fasting ang ginawa ng mga pastor. Tapos ang pastor noon, hindi talaga nire-recognize, binubuli pa nga, ipinagtatawanan pa nga. Ganon din ang magulang ko. Kaya, siyempre, sino ba naman ang tatay na papayag na kanyang anak sinisigawan, nagpapatotoo sa stage, nagsasalita siya bang ano, sinisigawan, umalis na kayo niyan, kukumbinsin lang kayo niyan, ganon-ganon. So, nasasaktan ang tatay. So, ayaw niya. Kaysa kanyang ahiya, ako ang pinagagalitan niya. Huminto ka na niyan, give up mo na anak yan. Pero, tuwing naman sinasabi niya, nasasaktan yung puso ko. Alam ko si Lord ang nasasaktan. And I've learned na happy ako dito na aking sabihin na ang Panginoon, ang aking tagapagligtas at ang kanyang ginagawa ay totoo pala sa buhay ng tao. Na hindi ko sukat akalain na pagtagal ng panahon, ito palang pasisimulan na simbahan ay lalaki hanggang sa maging international sa kakakwento lang. And now I realize na ang tawag pala doon is anointing. Where is your gift? Doon nakasalalay ang iyong anointing. Yun dapat ang gamitin mo. Noong araw, kailangan ko mamili pagkanta ba o pagiging pastor. Pero napansin ko po na siyempre Bisaya sometimes ang diction ko. Kaya parang di ko na pinilit na maging singer ako. Dito na lang po ako sa tinatawag na pagpapastor, pagsishare ng Word of God. Yung maliit na inilagay sa iyo ng Diyos na pag-ibig sa mga tao at pagsasalita, iyan pala ang tawag doon is anointing. At ikaw ay pagginamit mo is nagiging anointed ka. So hanggat sa napag-isipan ko na maraming mga tao na maliliit lang ang kanilang talent pero in demand sila. Bakit? Kasi yun ang kanilang hugis. Sabi nga sa pag-aaral ng elementary o mga bata, kung hugis mong tatsulok, huwag kang pumilit na maging bilog. Kung ang hugis mo ay parisukat, huwag mong pipilitin na ikaw ay maging tatsulok. Okay? Kailangan pumirmis ka kung anuman ang iyong pagkatawag. Ngayon, sabi nga eh, paano ko malalaman na nandiyan ang aking anointing? Or halimbawa, pagluluto. Kasi marami, ang sarap magluto, pero ang ginawa niya eh, nag-aral siya paging call center. Ang trabaho niya, call center. Pero, ang sarap niya magluto. Kaya, hindi siya happy doon. Nagpatuloy siya, pero hindi siya happy hanggat nagtagal, tinanggal siya. Sabi niya, subukan ko kaya ang naman ang magturo. Nagturo na naman siya. Pero hindi rin siya successful doon. Kasi nga, ang kanya talagang gift ay magluto. Pero di niya makita na sa pagluluto na yun, pwede siyang i-bless, pwede siyang pagpalain ng Panginoon. Kailangan lamang ma-develop ang ating isip. Kailangan lamang mayroon mag-mentor sa atin. Kailangan lamang ma-educate tayo sa pagluluto kasi pwede naman na ikaw ay magaling magluto hanggat sa magkaroon ka ng maliit na karinderya, hanggat sa magkaroon ka ng malaking restaurant, hanggang sa ikaw na ay ngayon ay mangungontrata na, magtayo ka na ng catering. Nilawakan mo lang yung maliit na bagay, pinalaki mo lang, pero alam mo, nandoon ang kanyang hilig. Tandaan po natin na sa trabaho, wala po yan sa laki ng sweldo eh. Nagtatagal ang isang tao sa trabaho
dahil masaya ka doon, hindi dahil sa malaki ang inyong sweldo. So ang akin lang, habang nandito tayo, sinusundan niyo po itong broadcast na ito, baka naman ang kinalalagyan mo mali. Baka naman ang kinalalagyan mo hindi talaga yung right spot mo. Kaya hindi ka masaya, kaya nag-i-injure ka lang doon, di ka na nag-i-enjoy, pero nag-i-injure ka doon at di mo natuloy na-enjoy ang journey ng buhay. Ang akin po ay pag-isipan mo to, narinig mo po ang mensaheng aking dinidiskasin sa gabing ito, at sa palagay mo parang kinakausap ka ng Panginoon, abay, gamitin mo, mag-isip ka. May mga iba nga sa Amerika nakita ko, ang ganda na naging buhay nila. Kaya lang matanda na sila, retired na sila. Alam mo ang mga ginawa nila? Sumulat sila ng libro. Okay? Nasa bahay na sila, retired na sila, sumulat sila ng libro. Pagkatapos sa sumulat, pinaayos, pinatingnan, ginawang aklat, pinagbili. Akalain mo kumita sila ng million-million. Okay? Bininta lang nila ang istorya ng kanilang buhay. Wisdom. Kasi gifted pala sila sa larangan ng pagsusulat. Okay? Sa larangan ng pagsusulat. Naisip nyo ba yung nakadiscovery ng paperclip, di ba? Malintan yun, di ba? Tinupi-tupila. Naging milyonaryo. Buong mundo nakapag-deliver siya ng paperclip. Eh yung butong pakwan, di ba? Na-discovery nila yung butong pakwan. Ganun lang pala. Oh, ano nangyari? Wow, grabe. Maraming nakinabang. So, naalala ko tuloy yung story ano ni Sylvester Stallone. Yan si Rambo, di ho ba? Meron siyang storya tungkol sa yung Rocky na sumikat siya sa larangan ng pagboksing. Hindi matanggap-tanggap ng maraming mga direktor, at ang gusto ay iba na ang gaganap. Pero matindi ang passion ni Rocky. Okay, ni Sylvester Stallone, na siya ang gaganap sa kwento na mayroon siya, kasi alam niya, may express niya kanyang sarili. Eh ano po nangyari nung ginawa pong pelikula? Bagamat sa umpisa hirap na hirap siya, hindi pa siya kilala, pero yun po ang nagsimula ng kanila pong career. Okay? Career. Eh balikan natin si Manny Pacquiao sa paano. Mahirap pa sila kaysa daga. Okay? Wala naman talaga siyang alam kundi manuntok eh. Pinagbuti lang niya yung kanyang pagsuntok. Okay? At inayos po niya. May mga time nga, sabi nga niya sa kanyang testimony, di ba, na minsan isang beses lang siyang kumain at nagtitinda siya ng pagtinapay para lang silang makasurvive. At sa kanyang inis ay sinusuntok niya yung mga puno ng saging, doon niya pinagpapraktisan. Sa kanya sigurong inis na ba't ganito, naghiwalay pa ang mama ko, papa ko. Sa kanyang kasusuntok, finally, na-discover niya, meron pala siyang talento manuntok. O eh, ano na ngayon si Manny Pacquiao? Bilyonaryo na. Dahil doon sa talentong yan. Okay, so, mag-isip-isip ka. Pag-isipan mo maigi ito. Okay, ngayon, kung ikaw ay mayroon ng natatagong kayamanan, ano man yan, okay? Ano man yan, huwag mong mamaliitin. Ano ang dapat mong gawin? Dalhin mo sa Panginoon. Dalhin mo sa Panginoon. Okay? Tapos, di lang dapat mong dalhin sa Panginoon. Okay? Ano ang dapat mong gawin? Ipakita mo sa maraming tao. Okay? Maaring magaling ka kumanta, di sumali ka sa mga paligsahan sa pagkanta. Okay? Kumanta ka. Okay? Mali mo naman. Manalo ka. Okay? Ngayon, eh pag nanalo ka, edi maganda. Ngayon, kung hindi ka naman nanalo, pero magaling kang kumanta, edi maglingkod ka sa Panginoon. Gamitin mo yan para kay Lord. Ay di ayos naman. Di ba? May mga tao na di naman siya magaling kumanta, pero pinagpipilitan niya gusto niyang kumanta. Di ba? May mga tao na pag kumanta, magbabackslide ka eh. Talagang magbabackslide ka pag narinig mo talagang ang sakit sa tainga, pakinggan. Pero pinipilit pa rin yan na magaling siyang kumanta. Yung mga ganyan, dapat matauhan na. Okay? Matauhan ka na. Kasi alam mo na, man, eh, na hindi ka talaga dun eh. Hanapin mo kung saan ka naroon. Gamitin mo yan. Huwag mong i-underestimate. Mayroong kang gamit. Okay? Gamitin mo yan.
Alam mo ba nung nagsimula ako magpastor, tatlo lang ang aking miyembro. At yung tatlo na yun, na ngayon ano, ang kabuuan ngayon ng Christian Church, lahat-lahat siguro, aabot kami ng mga malapit-lapit 6,000, okay, 6,000. 17 branches yun, na medyo malalaki naman na. Okay? Ngayon, nag-start ako ng tatlo lang. Yung tatlo ko pong yun, yung isa may sakit pa sa puso. Yung isa galit sa asawa, kasi iniwan siya, sumama ng babae doon sa club. Bata pa, sinamahan. Okay? At yung anak naman niyang lalaki, naku, napakamanyakis. Pag nakakakita ng maganda, ligawan ka agad. Pag may atin sa aming fellowship na maganda, liligawan ka agad. So, ang isa may sakit sa puso. Yan, lakas ng busis ko. Minsan niya, pag napapalakas ako mag-rebuke, nahihimatay siya eh. Then, yung isa naman, laging nag-aabang, laging may martilyo eh. Kasi pag dumating yung asawa, iiwanan ako, ha? Iiwanan ako, hahabulin yung asawa niya, mamartilyuhin talaga yun sa ulo. Okay? At yung isa naman, tawa lang ng tawa, pero may pagkamanyakis konti. Sabi ko, God, paano ako nito makakaalagwan? Paano lalago ang gawain? Okay? And, di ko alam kung paano, pero mahalaga, dahil nandun ang puso ko, nai-enjoy ko yun. Akalain mo isang araw, eh, may need, akala nila, may pag may problema, may mga may sakit sa pasa, pinagpe-pray ko, gumagaling naman. Isang umaga, may dinala sa amin na demon possess. Dinala. At nalilisik talaga mata. Nung pinag-pray namin, ay talagang na-deliver. Pero nung tinanong ko kung anong trabaho niya, ang sabi, sumasayaw siya sa Harrison. At pinapaliguan daw siya habang sumasayaw ng mga foreigner. At ang kanyang asawa, kasama niya. So dahil sa inis niya sa kanyang asawa, excuse me, dahil sa inis niya sa kanyang asawa, ay pinasukan siya ng masamang espiritu. Kala nung kanyang asawa, na nung pinag-pray, na-deliver na, pwede ulit na pumunta sa club. At tingin niya siguro sa akin, albularyo. Kaya, ang problema, binalikan ulit siya ng masamang espiritu. Noong bumalik po, dala na po, dalawa na magkapatid, na demon possess, dala po ng 4 na katao. Tagdadalawa sila, hinawakan, tinalian, dinala po doon sa maliit na bahay. So, ang nangyari po, yung naghatid na 4 na malalaking mga mama, na demon possess din po. So, nag-anim na po sila. Nung anim na, lahat po ng mga tao nagtatakbuhan pagka sinusumpong po. Eh, bago lang po ako. Eh, ang nangyari po, yung matigas ang ulo na nanay, laging martilyo, nagsisi. Kasi sabi ko, pag di ho kayo totoong nagsisi ng inyong kasalanan, lilipat po sa inyong masamang espiritu. Pag lumipat po, di ko na po kayo pinag-pray. So, nagsisi. Ito naman may sakit sa puso, talagang nagsisi rin, gumaling. Tapos ito naman mahilig sa chicks, nagsisi rin, gumaling. At ito po, yung aming fellowship po, ikatabi lamang club, okay? Talagang ano, noong nandun na nilabas na, ang daming tao nagpuntahan sa amin. Ang nasabi ko po sa kanila, ito po ay lumilipat ng tao, okay? At kaya kinakailangan kayo na maging bukas sa Lord para hindi po kayong pasukin ng masamang espiritu. Kailangan po paniwalaan nyo si Kristo, tanggapin nyo si Kristo sa iyong puso bilang sarili yung tagapagligtas. Akalain mo lahat nagtanggap at siya nagtatakot, di ba? Di tumanggap sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. Dahil po doon sa 6 na demon possess na na-deliver po sa paumaginda po ng blood ni Christ. Kasi pag sinusumpong po yun, nagtatakbuhan pati yung mga kasamahan ko, natatakot eh. Eh ako na lang po mag-isa, binigyan na po ako ng Panginoon ng wisdom na pagsamasamahin ko sa isang kanto at kumanta kami ng Oh the Blood of Jesus. Oh the Blood of Jesus. Hanggat sa totally, na-deliver sila. Nung ma-deliver totally, dumami bigla ang miyembro namin. Okay? At yung kung saan sila umuwi, nagkaroon kami ng mga Bible study roon. Hanggat sa yung pinapahinir kong simbahan, nakilala ng buong Pasay. Okay? And ang ganda na nangyari, ano? Pero, kung akin pong marirecall, isa lang po eh. Yung dapat pahalagahan mo, mahalin mo, kung anong mayroon ka. Okay? At kailangan yan, maibahagi mo sa iba. Mahalin mo yan, i-improve mo lang. Siguro kailangan mo lang i-improve yan.
Unti-unti, wala naman pong pagbabago na kukuha sa magdamag. Okay? Walang pagbabago na nakuha sa magdamag. Katulad ng babaeng ito, ano po ang ginawa niya? Sumunod siya. Nanghiram siya ng mga lalagyan. Okay? Ang utos nga sa kanya eh, damihan mo. Eh ang problema, hindi masyadong dinamihan ng husto. Sana kung nanghiram siya ng buong barangay, kinuha niya ng tudo, eh matindi yun. Okay? At ito po ang nangyari. Habang po, sabi magkulong ka sa kwarto at isaling mo yung iyong isaling mo kung ano man yung halimbawa po ito po, no? Meron po ko ditong alcohol. Ito po yung salinan mo lahat. Salinan mo. Okay? At ang sabi po doon sa binasa natin, hindi nauubos ang kanilang maliit na bote ito, hindi nauubos. E paano mauubos to? Connected dito kay Lord. Paano mauubos na yun ay gift na galing kay Lord? Alam mo, pagka ang kaloob mo, kapatid, bigay sa inyo ng Diyos, hindi yun mauubos. Kasi intended niyan na supplyan mo ang buong mundo. Ikaw na lang ang may problema. Ikaw na lang ang maglilimit sa sarili mo. Okay? Kaya noong malaman ko na ganun pala ang gift na ibinigay sa akin ng Panginoon, di ko nilimitahan ang sarili ko. At pinagtatawanan pa nga ako ng iba nung sinabi nila, eh pupunta na tayo ng Amerika, pupunta na tayo ng Canada. Don't you know that you will speak English there and your English is not really good? In Canada, known ako doon na, sabi ni Pastor Alex Pasisel, this guy has always a wonderful message, but my problem is he has a terrible English, but clear message, okay? I don't care what is my English, but the most important is I could deliver the message clearly to the people. Hanggat sa nakapagpatayo tayo ng mga simbahan doon, hanggat sa one day, ako ay nagulat nung isang babae na sabi niya, oh my goodness, Pastor Bien, I want to follow you anywhere you go because I am really blessed by your testimony. I said, oh, Sister Jen, don't follow me because I don't know where I want to go. I am new in your place. Okay? Tawa ng tawa siya. Pero hanggang ngayon, lagi ako nung Amerikanong ito, inaabangan doon. Bakit? Kasi nga hindi ko nilimitahan ang gift na mayroon ako. Ikaw lang ang mayroon niya. Ikaw lang yun. Maaring mayroon konting kahawig, pero hindi talaga katulad nung mayroon ka. Kaya kung mayroon man dapat na gawin ang isang lingkod ng Diyos na dapat niyang discoverin mo ang gift mo. Minsan ito eh, ratratan tayo, aral tayo ng aral, kumukuha tayo ng mga kurso na gusto natin pagkatapos din naman natin pinapakinabangan. Sayang lang ang gastos ng ating mga magulang. Sayang ang pera. Ako, meron akong anak, nakadalawang kurso eh. Di naman ginamit. Okay? Iba na pinuntahan, di ba? May mga kapatid ako, nakakatatlong kurso eh. Di naman nagamit. Oh, ako, eh, naka-isang kurso ako. Okay? Di ko rin nagamit. Ah, halos nga magdadalawa kasi supposed to be mag-aabogado pa ako eh. Hindi ko rin nagamit. Bakit? Kasi I need to follow my heart. I need to know kung ano talaga ako, sino ako, ano ang layunin ko sa mundong ito, paano ako magiging channel of blessing sa mundong ito. So sa mga younger generation, nakikinig kayo sa akin, kung kukuha sana kayo ng kurso, dapat inline na ng inyong gift. At doon sa mga mananampalatayang Kristiyano, ang aking payo, idalangin niyo sa Diyos kung ano talaga ang inyong kaloob. Anong mayroon ka? Kaya yan nanda dyan sa iyo. Kasi mismo ang Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Gamitin mo yan ng tama para maraming tao ang mapagministeryohan. Pag ginawa mo yon, nangyari yun sa iyo, sasabihin mo talagang, my goodness, blessing talaga itong aking pakikinig sa Empowering Christian During Quarantine. Na-bless talaga ako ng husto dahil sa aking nakita na ako pala'y hindi kawawang tao. Wala pong ginawa ang Diyos na kawawa. Kung masusunod po ang gifting natin,
Wala pong pobreng tao. Wala po. Lahat pong tao ay magaling. Kaya po sila lumitaw ang galing. Of course, alam nila kung ano ang kanilang gagawin. Nag-function sila doon sa kanilang gifting. Bakit ka nga ba mangangamuhan kung mayroon ka namang kaloob na magnegosyo? Bakit mo pinipilit ang sarili mo na mangamuhan ka? Eh, gifted ka pala na mag-business. Eh, bakit ka nga ba magbi-business kung ang kaloob mo naman ay mangamuhan lang? Diba? O, pag-isipan mo yan. Sabi nga ni Kayabyab, yung magaling magkumanta, organ, pinagagalitan siya ng nanay niya, nagagalit ang tatay niya. Ano daw mapapalaan niya sa pagkanta-kanta, si Ryan Kayabyab, ano? Kung di ako nagkakamali, no? Ano daw mapapalaan niya? Eh, ano ngayon si Professor Ryan, di ba? Grabe, ginawang milyonaryo. Sa organ-organ lang, pag piano-piano lang. Bakit? Kasi andun ang kanyang touch. Tandaan niyo, ha? Andun ang kanyang touch. Kung saan ang touch mo, andyan ang gift mo. Gamitin mo yan. Gamitin mo yan. At malayo ang iyong mararating. Ngayon po siguro magpipray tayo. At ang ating prayer ay ipagpipray natin na madiskubre natin yung mga natatagong kayamanan na mayroon tayo. Ialay natin yung kay Lord at doon tayo mag-focus. Doon po tayo mag-concentrate. Okay? Doon lang tayo mag-focus. Naniniwala po akong malayo ang iyong mararating. Bakit? Kasi original ka eh. Original ka. Ikaw ang kukupyahin pero hindi ka mahungupya. At iba pa rin ang dating mo. Tandaan mo, iba pa rin ang dating mo. Kasi nga, nag-function ka doon, ayon doon sa kaloob na mayroon ka. Anointed ka doon. At yung anointing ay marami pong gamit yan. Nakakapagpalaya po yan ng mga taong nakabilanggo. Tulad po ng pakikinig ninyo sa mensaheng ito. Ramdam ko po na mayroon po talagang pinalalaya ngayon ng Panginoon. Ramdam ko po na mayroon mga magbabago ang direksyon sa inyo. Ramdam ko po na nadidiscourage na kayo sa ginagawa ninyo at gusto niyang iwanan. Pero ngayon nakita ninyo na yung pala ang inyong kayamanan, yung pala ang inyong pag-asa, kailangan niyo pong i-develop yan. I-develop yan. Okay? I-develop yan. Kailangan niyo lamang po ng isang mentor para lalo pang gumanda ang mayroon kayo sa ngayon. Mahalaga, pagbutihin ninyo yan. Okay? Sa mga hindi pa nakaka-discovery ng inyong kaloob, alamin nyo lang kung saan, anong hilig ninyo. Malay nyo. Andiyan pala yun. Di ba? Alam nyo, oh, ito pa lang hilig ko. Di ba? Ako nung araw, mahilig lang ako makinig ng kwento. Tapos kwento-kwento. Okay? Sabi nga eh, pag meron kang kwento, may kwenta ka. Pero pag wala kang kwento, wala kang kwenta. So, dapat, di ba? Kwento-kwento lang sa buhay. Pero makikita mo, andiyan ang Panginoon. Kaya po ito'y sinulat, no? Kaya po ito sinulat dito sa Biblia. Kasi alam po ng Diyos na papakinabangan ito ng maraming mga tao. At mismo sa ngayon lang, andiyan kayo, nakikinig kayo, alam ng Panginoon na hindi lang yung babae ang mapalaya. Alam mo ba, noong matapos ibininta na nila, napuno na yung mga lalagyan, di ba? Nabayaran nila galang utang. Nabayaran. Pagkatapos may sumbra pa sila sa kanilang pagkain, di ba? Okay. So, ang babayad ng utang ninyo ay yung kaloob na meron kayo. Gamitin ninyo yan. Walang utang na maghahari sa buhay nyo. Tsaka ito ha, siguro magagalit ang iba sa inyo, pero bahala na kayo magagalit sa akin. Okay? Pag lumalakad kayo sa sentro ng kalooban ng Diyos, hindi kayo mangungutang. Kasi ang kalooban ng Diyos sa atin, hindi tayo mangutang. Basahin niyo po ang Deuteronomy 28. Hindi tayo mangungutang pag sumunod tayo sa kanya, salit tayo ang magpapautang. Kita mo na? Ikaw pa magpapautang kapag ka na-discover mo yung sikreto na inilagay sa inang Diyos. Si Bishop Orel, tawag niyo, right spot. Okay? Ako naman, ang tawag nun,
anointing. Okay? Saan ka anointed? Doon ka mag-focus. At tiyak na ikaw ay ibibless ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? So mag-pray na po tayo ngayon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, idinadalangin ko po yung mga nakikinig sa mensaheng ito na gusto po nilang makalaya mula sa kahirapan ng buhay. Na kung ano-anong iniisip nila, mag-abroad, magtrabaho, maglagay, pero Panginoon, wala pong mababago hanggat hindi namin nadidiscovery ang kaloob na mayroon ka sa amin. Tulungan mo kami na huwag kaming tumanda na hindi namin nakikita kung ano ang kaloob mo sa amin. Idinadalangin ko po na habang bata pa kami, madiskubre na namin yun at madevelop, magamit sa pagtulong sa maraming tao. Dahil naniniwala kami, pag ginamit namin ito sa pagtulong sa maraming mga tao, marami pong tao ang mapagpapala sa aming buhay. O Lord, hinihiling ko po na dumating ang biyaya mo sa bawat tahanan. Hinihiling ko po na yung mga tahanan na nakakaranas sa oras nito ng kahirapan, ng kasalatan, ng ganit sa buhay, dalangin ko po na makita nila kung ano yung kaloob na mayroon sila, kung ano yung mayroon sila ngayon, na hawak na nila, alam nila kung paano gamitin. Lord, tulungan mo sila na maggamit nila ito, mailabas nila ito sa pagtulong sa marami pang pangangailangan ng tao. Dahil naniniwala kami, yun ang kanilang calling. Kung ano ang kanilang anointing, nandiyan ang kanilang calling. I bless them, Lord God, for your own glory. And this I pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Okay? So kung may mga tanong po kayo, pwede po ninyong isulat lang sa inyong comment. At the same time, kung kayo po ay napagpala, eh di lagyan nyo po, like nyo po yung ating programa ngayon. Pindutin nyo po yung heart, pindutin po yung like, at sabi mo, wow, I'm really blessed sa gabing ito. Napagpala talaga ako ng ating Panginoon Diyos. Okay? At sa inyo pong pagtulog, I hope meron na kayong pagbubulay-bulayan. Ngayon, kung ang heart nyo talaga mag-compose ng mga kanta, edi mag-compose kayo. Mamayin sa music, improv ninyo yan. Darating ang panahon, lilipad kayo kung saan kayong hilig. Ang mahalaga, masaya kayo. Sabi nga ng mga magulang, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Ganon din ang Lord eh. Okay? Alam ng Lord na tayo'y nilikha, hindi para maging malungkot, hindi para mag-broke, nilikha tayo ng Panginoon para tayo maging masaya. Kasi mabuti siyang Diyos at matapat at mabait na tatay. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Good night.